Magandang umaga po sa inyo lahat. Narito ang ating weather update. Yung pong minamotor po nating low pressure area ay nanatili sa dagat Pasipiko. Ang kasalukuyan nasa layong 920 kilometers silangan ng Visayas. Ito ay nanatiling may posibilidad na maging bagyo. Ang low pressure area ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITZ. Yung ITZ ay naapektuhan ang Palawan, Visayas at ganun din sa Mindanao. Yung Amihan or Northeast Monsoon ay naapektuhan na po ang malaking bahagi ng Northern Luzon. Samantalang yung shear line, ito yung pagsalubong ng malamig na hangin at mainit na hangin ay naapektuhan ngayon ang Cagayan at Isabela. Sa araw nito, dahil sa shear line, ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, kasama na rin ang Quirino at Aurora ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At dahil naman sa ITZ, itong lalawigan ng Palawan ay makakaranas din ng maulap na pabawurin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, itong nalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging fair weather po tayo maliban lang po sa mga isolated na pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao, kitang-kita po na maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil pa rin sa ITZ o Intertropical Convergence Zone. Dahil sa malakas na hangin dala ng Amihan, ngayong araw, meron pa rin tayong gale warning. Ang mga lugar po na maapektuhan o nasa lalo ng gale warning ay itong Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya paalala po sa ating mga bayan na huwag mo nang pumalaot itong mga nabanggit na lugar dahil sa inaasahan pa rin natin ang matataas na alon. Dako na tayo sa ating 3-day weather outlook sa Metro Manila. Patuloy tayong magiging maganda at maliwas sa panahon, maaraw at bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lamang po sa mga isolated na mahina ng pag-ulan sa araw ng Miyerkules at Huwebes dahil sa Amihan. Sa Biyernes, asahan natin ang mga thunderstorm kung saan magbibigay ito ng mga mahihina hanggang sa katamtaman hanggang sa puminsan may malakas na pag-ulan. Dahil sa epekto ng Amihan, itong sa Baguio City ay magiging maganda at maliwas sa panahon sa susunod dalawang araw, maliban lang po sa mahihinang pag-ulan. Sa Biyernes, maulap ang kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan. Para sa mga kababayan po natin sa Legazpi City, hindi ka ganong kaganda ang balita dahil sa epekto ng low pressure area, itong susunod na tatlong araw ay magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ganun din po ang inaasahan po natin sa Metro Cebu dahil sa epekto ng ITZ. Susunod na tatlong araw, magkulimlim ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa Metro Davao, sa araw ng Miyerkules at Huwebes dahil sa epekto ng ITZ, inasampahin natin ang maulap ang papawurin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero sa Biyernes, inaasahan po natin na uting-uting gaganda ang panahon kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lamang po sa mga isolated na pag-ulan. Sunrise 5:49 ng umaga, sunset 5:31 ng hapon. Iyan po ang ating update mula sa PAGASA. Ako po, Charles Sardi Aurelio.